Amen po. Sumayin ang mga ngarap ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, sa pananampalataya na ito bilang bahagi ng ating pagtatapos, no? Sa ating annual retreat, no? Sama-sama natin yung ating mga panalangin, dalang-dalang na ho sa pag-tawag sa atin ng Diyos, na ipinagpapasalamat natin at saka ating pagtugon sa pagkataon na ito sa dalawang araw natin na pagminilay, no? Lalo-lalo na sa tema na itinilaga para sa taon na ito, no? Na nakikita ng simbahan na kinakailangan nating pagtuunan ng pansin, no? Ang taon ng mga duka. No? So yung pong ating ginawang pagkilos, no, ay ating pumiyaalay at nais natin ibahagi, no, sa pagdiriwang din na ito ng misa. No? Kaya po yung bawat barangay, no, yung mga barangay, ay hope na mayroong isa sa inyo na magbabahagi para sa inyong barangay. No? At ating pong pakinggan naging bunga, no, na inyong pag-inilay sa inyong pagkamula, no, sa sitwasyon na pinabibilangan natin at ang pagtugon na nakita natin sa ayon sa ating pananampalataya bilang mananampalatayang Kristiyano-Katoliko. No? So mamaya po, no, ay ibabahagi natin yon, no? So, kaya po, isa sa mga elemento na huwag rin natin kalimutan, no, sa taon na ito ng mga duka, no, ay yung elemento ng pagbahagi. No? It's not more on what we do not have or what we have. No? It's more on what we can share, no? And what we are sharing, no? Kasi baari na naman marami tayong pwedeng ipahagi, no? Pero hindi natin binabahagi, no? Kahit na po isang bagay lang ang nasa atin, pero kahit yun ay isang bagay lang pero hindi natin binabahagi, no? Ay hindi rin mo tayo maituturing na nakikisa sa hamon ng taon na ito para po sa taon ng mga duka. No? So, kaya po sa pagminilay na ito, no, sa ating mga pag-usumikap, sa panahon ng ating inilagi po, no, sa lugar na ito, no, sama rin po natin, pagpapasalamat natin, no, sa pamunuan ng Catechetical Ministry, ang commission ng distrito nito, no, sa mga kapatid natin na mga madre na nagpagamit po ng lugar na ito, no, sa parokya ng Mother of Good Counsel, no, sa paumuro ng kanilang kura paroko. Sama-sama natin dulog yung ating mga mitin sa buhay, no, yung ating mga mahal sa buhay, sa ating mga tinuturuan. Ipulog natin lahat ito sa lapang ng buong kapal. No? Kasi mga pagkatao na tayo ay nagkulang, no, na hindi natin nakita, no, at namalayan ang Kristo, no, sa katauhan ng ating mga kapatid na mga itinuturing nating mga duka, no, ay tayo'y humingi ng tawad sa harapan ng Poong Ikapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo ng mga kapatid na luwaha ko na nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aming patukunan. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
At sa inyo ang mga kapatid na ako'y pinagaling sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ang maraming makapangyarihang pagkalawang kami maging handa para sa Pasko ng Pagkabuhay, nangiwanak upang aming hinahong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas ng pagmamalasakit sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen! Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa ng kasamaan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko kinasisiya kamatayan ng masama, sabi ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya magsisi at magbabong buhay. Ngunit, kung ang isang taong matuwid ay lamang pakasama at gumawa ng mga pasuklang-suklang na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo. Ang mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuloy ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, aking dinggin pagka ako'y tumatanggol. Dinggin mo ang pagtawag ko, paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw may tadaan itong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mo na kalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nangyayari. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hindi namin ilimutin ang kasalanan namin. Sabit akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y itawag, tiwala sa pangako mong pagtulong. Yan ang aking panalabi, Panginoon ay higit pa. Sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin na nakasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala ka sa iyong Diyos. Matatag at di kukumpas ang pag-ibig niyang tulong. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tulong. Ililigtas ang Israel, yaw kanyang mahiran. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sinabi ng Poong Mahal, kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magpaligloob na buhay. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso. Thank you.
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Patuloy sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig na ninyo na noon ay inutos sa mga tao, huwag kang mamatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit na'y sinasabi ko sa inyo, ang mabuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanigrim. At sino man magsasabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasakoy ng impyerno. Kaya kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may samang nandoon sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at magpagkasundo ka sa kanya sa kakabumalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tao at ikaw ay mabibitangkob. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka ang Diyos na Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. So, bahagi po no, ng ating patuloy ng pag-inilay. Sa Ebanghelyo ay tayo inanihan ng Diyos na ahigitan natin ang pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo. Ang panyaya ng Diyos ay hindi lamang yung letra ng batas na huwag kang papatay. Ngunit ang panyaya ng Diyos ay ang espiritu ng batas na ano, huwag kang gagawa ng isang bagay na makasasama sa iyong kapwa. So medyo mas malawak yung hamon na ibinabahagi sa atin ng buong mikapal. Kaya din po, ang panyaya na ibinibigay sa atin ang buong mikapal mo sa araw na ito ay bahagi pa rin ng nabanggit na kausan na hindi lamang ho tayo kumikilos ng isang bagay na kung ano yung ipinagbabawal. No? Ngunit isang bagay rin na kung saan ay makakilos tayo na maiwasan na natin no? Na humantong pa sa dalawang klase ng katatayuan. Kaya nga po sa Ebanghelyo, ang panay ni Jesus ay sige mo sa batas lamang sa pumupo sa Diyos ay huwag kang papatay. No? Pero ang sabi ni Jesus, huwag kang mapupuot. Kasi kaya ka nakamatay kasi ikaw ay napuot. No? Kaya doon pa lamang sa una ay pag-ihatan na natin para hindi na doon lumantong sa pagpatay. No? So kaya din po, no? Ang bahagi rin o ng hamon ay binibigay ko sa atin pagkilos in a more positive way, ay sabi na natin, no? Lalo na po sa sitwasyon ng pagiging katekista. No? May hamon.